mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Naiiyak na ibinaba ni Tere ang kanyang cellphone. Natawagan niya na kasi ang lahat ng kapatid niya. Ngunit wala sa mga ito ang handa na tumulong sa tatay nila. Kahapon ay sinugod sa ospital ang kanilang ama matapos itong ma-stroke. At ang sabi ng doktor ay naparalisa ang kalahating bahagi daw ng katawan nito. Gusto man niya itong alagaan, ngunit alam niya na mahihirapan siya. Isang taong gulang pa lang kasi ang bunso niya at wala siyang kakayahan na magdagdag pa ng panibagong alagain sa bahay. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Bulalas niya bago namumroblemang napailamos sa kanyang mukha. Noon naman dumating ang kanyang asawa. Ano, may sagot na bang mga kapatid mo? Agad na tanong nito. Alam niya na maging ito ay pinoproblema ang nangyari sa tatay niya. Dismayado namang umiling ang babae. Lahat may kanya-kanyang dahilan, uwikapan niya. Tuluyan ang napaiyak si Tere. Naglaho na ang awa niya para sa pobreng ama at sa mga kapatid na hindi mo lang nagpakita ng pakialam sa kanilang ama. Palibasa ay matanda na ito at wala ng pera na maibigay. Napabuntong hininga ang asawa niya bago sumulyap sa kanyang ama na nakatulala sa bintana. Tara na, iuwi na natin si tatay. Wala naman siyang ibang mapupuntahan. Ilabas na natin siya para imbis na ipambayad natin sa ospital ay maibili na lamang natin ng gamot niya, anito, bago nagpatiuna ng makipag-usap sa isa sa mga nurse. Paano nang plano natin ang mag-ipon para sa bahay natin, Nestor? Hindi niya maiwasang itanong sa asawa niya. Alam niya kasi na hindi biro ang responsibilidad na aakuin nila. Ngumiti ito bago hinawakan na mayigpit ang kamay ng asawa niya. Tsaka na yun. Hindi naman pwedeng pabayaan natin ang tatay mo. Maati mo ba na ipaalaga siya sa iba? O kaya dalhin mo na lang siya sa isang bahay ampunan para sa matatanda? Tanong nito. Kahit na alam naman ito ang magiging sagot niya. Umiling siya bago napaiyak. Makakaraos din tayo, mahal. Tiyaga lang. Anito. Napatango na lang siya habang lumuluha pa rin. Sa totoo lang ay inaasahan niya na yon mula sa kanyang asawa. Malapit kasi ito sa kanyang ama noon pa man. Sa buong pamilya niya kasi ay ang kanyang ama lang ang tumrato rito na maayos. Alam niya na mahirap din para rito ang nangyari sa kanyang ama. Gaya ng plano ay inuwi nila ang kanyang ama sa kanilang bahay. Nahirapan sila noong una. Ngunit nang magawa na nila ng sistema ang pag-aalaga sa matanda, kahit paano ay gumaan-gaan din ang kanilang buhay. Makalipas ng ilang buwan ay unti-unti nang muling nakakapagsalita ng tuwid ang kanyang ama. Kaya naman kahit paano ay nakikipaglaro na ito sa mga anak niya. Napapangiti na lang siya sa tuwing nakikita niya ang ama na aliw na aliw sa pakipaglaro sa kanyang mga apo. Simula kasi nung mawala ang kanyang ina ay namuhay na ito na mag-isa. Kaya marahil ay tuwang tuwa ito na madalas ito makipaglaro sa mga apo nito. Kahit paano, ay may mabuti rin nagawa ang sitwasyon na ito sa isip-isip ni Tere. Isang araw, inaabutan niya ang ama na nakatanaw sa bintana, mukhang may malalim na iniisip. Tinapik niya ang kanyang ama na bagya pang napapitlag. Automatiko itong napangiti nang makita siya. Anak, ikaw pala yan! Nakangiting wika nito. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago ito muling nagsalita. Anak, salamat ha! Sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Alam ko na marami kayong sinakripisyo para sa akin. Alam ko na bibilisan na kayo ng bahay. Pasensya ka na ha. Malungkot, natura ng kanyang ama. Humilig siya sa balikat ng ama, gaya ng madalas niyang gawin noong bata pa siya. Huwag niyo pong alalahanin yun, tay. Pamilya namin kayo. At alam ko po na gagawin niyo rin ito para sa amin kung nabaliktad ang sitwasyon. Aniya. Inakbayan siya ng matanda. Hayaan mo anak, babawi ako sa'yo. Pangako pa nito. Matapos ang pag-uusap nilang ama ay napansin niya na naging ambala ito. Ilang araw itong may kausap sa telepono. Nagtataka man ay hindi niya inusisa ang ama dahil mukhang seryoso ito sa kung anumang inaasikaso nito. Tsaka ako natatanong si tatay sa isip-isip pa niya. Ngunit hindi niya na isa katuparan ng plano. Dahil isang umaga ay nagising na lamang siya sa malakas na yugyug ng kanyang asawa.
Kasunod noon ay ang masamang balita. Muli raw na-stroke ang kanyang ama. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ito nakaligtas pa. Labis ang pagtangis ni Tere. Hindi niya inakala na ganong kabilis na kukunin sa kanya ang kanyang ama. Inakala niya na magtatagal pa ito, lalo pat mukhang bumubuti naman ang lagi nito. Niwala sa inagap niya na may special na iniwan ng kanyang ama. Isang buwan matapos mawala ang kanyang ama, habang kasalukuyan niyang inililigpit ang gamit ito, ay narinig niya may tumatawag sa kanya mula sa labas. Ate Tere? Ate Tere? Nang lumabas siya ay nakita niya si Mario, ang kasakasama ng kanyang ama nung nagtatrabaho pa ito bilang isang mekaniko. Inayabot ng binata sa kanyang isang envelope. Ate, pinaasikaso po ito ng tatay mo nun sa akin. Ngayon ko lang nakuha mula sa abogado, paliwanag nito. Nang makita niya ang laman ng envelope, ay halos lumuwa ang mata niya sa pagkagulat. Isa kasing dokumento na nagsasabi na ibinibigay ng kanyang ama sa kanilang mag-asawa ang naiwan nitong bahay. Pero Mario, hindi ba't hindi naman si tatay ang may-ari ng lupang yun? Hindi ba't nakasangla yun sa bangko? Tangtanong pa niya. Nagkamot pa ito ng ulo bago sumagot. Nabili na niya yun ate, nung malakas pa ang kita namin sa talyer. Hindi niya lang pinalam sa inyo kasi natatakot siya na baka pag-awayan ninyong magkakapatid. Pero sa uli, ay napagdesisyonan niya na sa inyo ibigay ang lupa bilang kabayaran daw po sa lahat ng kabutihan na ipinakita ninyo sa kanya. Kwento pa ng binatilyo. Matagal na nakaalis sa harapan niya binata, ngunit nakatulala pa rin itong si Tere. Hindi niya inasahan ang sorpresa na yon mula sa yumaong ama. Nang umangin na malakas ay lumuluhang bumulong siya. Salamat. Salamat. Tatay, mahal na mahal ka namin. Bulong pa niya sa kanyang sarili. Sa uli ay ginamit nila mag-asawa ang ipon nila upang mapaganda ang kanilang bahay. Ilang buwan lang ay lumipat na sila sa bago nilang tahanan. Di hamak na mas malaki yun at mas maganda sa una nilang plano. Araw-araw ay nagpapasalamat ang mag-asawa sa yumaong matanda. Sigurado sila na kung nasaan man ito, ay masaya rin ito para sa kanyang pamilya.